mixer po yung gagawin natin. I-share ko po sa inyo kung paano siya ginagawa. Yan po siya. Ngayon po, lalagyan natin siya ng speaker. Kukuha po tayo ng speaker dito. Kunin po natin yung speaker. Ayun. Kinuha ko po yung speaker niya. Ito. Testing po natin kung merong audio. Trouble po nito ang sabi ng nagpapagawa is no sound with power. Lagay po natin yung speaker niya dito sa terminal para matesting po natin kung ano po yung trouble. Testing po natin siya kung okay po yung power amplifier niya. Ano po ito? Mixer active. Ibig sabihin po ng mixer active, meron po siyang amplifier doon sa loob ng mixer niya. Ayan po. Meron pong exhaust fan. Ayan po. Ibig sabihin, ito pong mixer na to, active po ito. With power amplifier po ito sa loob. Amplify the mixer. Titesting po natin kung working po yung amplifier niya doon. Ang sabi po, may power, no sound. With power po siya, pero no sounds. Lalagyan natin siya ng supply. 220 volts AC. Tingnan po natin yung AC cord natin kung good. Baka mamaya po nagte-testing tayo, wala pong power yung AC cord. Dito po tayo sa AC voltage. Testing po natin yung boltahe ng AC cord natin kung good po yung ating AC cord. Ayun po, good po yung AC cord natin. Ayan, 243.9 volt AC. Ngayon po, ipa-plug natin siya dito sa likod. Papower natin siya. Ayun. Nag-power po. Ayan po siya, oh. Dapat po ito, pag ginawa ka natin, mag-o-audio. Itingnan po natin yung line in. Ayun. Ayun po. Wala pong sounds. Dapat po pag hinawakan po natin itong input, meron po dapat sounds. Ayun, oh. Ayun po yung signal niya, oh. Volume level. Ibig sabihin po, buo po yung magmula sa input hanggang doon po sa tone control niya.
Ang trouble po nasa amplifier kasi nakakabit naman po yung mga speaker natin. Po yung speaker natin nakakabit. Maandar po yung pan. Ayan po. Ayan po yung pan niya. Maandar. Oh. Ang trouble niya po nasa amplifier. Buo po yung tone control niya. Kasi po, pag hinawakan natin yung input itong RCA jack, ayan o. Ayan po o. May pumapasok pong signal. Ayan po. Ibig sabihin, buo po yung tone control nung mixer. Ito po. Ngayon, wala po siyang audio output. Ibig sabihin po nito, may trouble po sa amplifier. Kasi po, pag hinawakan po natin yung jack, nakakaroon siya ng ground dun sa input dito sa 3.5 jack. Ayun. Dapat po yan, mag-audio humming po yan dun sa speaker. Wala pong audio humming. Bubuksan po natin. Inatay ko na po. Tanggalin ko muna yung speaker. Tanggalin ko po yung speaker cable. Ito pong mixer amplifier po natin. Ito po yung tatak niya, Technomaster. Ginagamit po ito sa sound system. Ang sabi po nung papagawa, mayroon pong power, pumapasok po yung audio dahil ito pong volume level pag tumutugtog po yung player, tumataas po, nag-high level po yung signal. Ibig sabihin, pumapasok po yung signal ng audio player dito po sa mixer. Kaya lang po, wala pong audio out dito sa speaker. Pero nakakarating po dito sa tone control, sa volume, yun pong audio signal. Kasi po, gumagana po itong volume level eh. Sa low, mid, high, ito po sa equalizer, ang trouble niya po nasa power amplifier. Yan po yung loob niya. Meron pong amplifier doon po sa loob. Ito po yung working. Ito po, working po itong pinaka-tone control ng mixer. Ayan po. Ang may trouble po, andito sa power transistor. Natanggalin po natin itong pinaka-tone control ng mixer. Tinanggal po natin ito pong pinaka ano niya po, tone control. Ang naiwan lang po yung amplifier. Magte-testing po tayo dito sa fuse. Ayun po yung fuse niya.
Ngayon po, te-testingin po natin ang multimeter, yung continuity ng fuse. Busted po yung fuse. Pakita ko po sa inyo kung paano tinitesting yung fuse. Yung pong tumutunog, yung long beep, ibig sabihin po nun, magkadugtong po yung line. Yung continuity niya po, okay, buo. Ngayon, ito pong fuse, titingnan natin yung continuity. Wala po. Open. Open po yung fuse, busted po, ayan. Yung pong buo, ang resistance po, ayan po, meron po siya resistance at meron po siyang beep. Ayan, may long beep po siya. Ibig sabihin po, buo po yung fuse na kakabit natin. Ayan po, buo. Lalagyan ko po ng fuse, titingnan natin kung puputok. Ayun, pumutok din po yung fuse. Pumuputok yung fuse. Ayun po yung fuse. Dalawang amplifier niya, channel A tsaka channel B. Kung tawagin, left and right, ibig sabihin po, meron pong shorted dito sa mga power transistor. Ang gagawin po natin dyan, kakalasin po natin itong mga transistor. Tanggalin po natin yung amplifier. Po yung amplifier niya. Tanggalin po natin, trouble po natin. Magto-troubleshoot po tayo dito sa board niya.
good po yung mga nandito. Dito po tayo sa kabila. Good po yung mga power transistor dito. Kasi pare-parehas po siya ng reading. Base collector dito sa isang transistor, base collector dito sa isang transistor, base collector dito sa isa, base collector. Pare-parehas na reading. Collector emitter, collector emitter dito sa kabila, collector emitter dito sa isa, collector emitter. Pare-pare siya ng reading, pati yung base emitter. Dito din sa kabila, ganun din, pare-pares ng reading bawat isang transistor. Nakita nyo naman nung ni-reading natin, yung reading nito, tsaka nito, itong isa, tsaka itong isa, pare-parehas. Kaya ito troubleshoot natin yung isang power amplifier. Yung kabilang channel naman. Ibig sabihin po, ito po, good po ito. Dahil yung reading po nung power transistor niya ay pare-parehas. Ibig sabihin, wala po siyang leak, wala po siyang short. Hindi po siya shorted. Doon naman po tayo magto-trouble sa isang amplifier. Doon sa channel B, sa right channel. Ito po, left channel. Ito po yung channel A. Ngayon po, i-upload na natin yung video, yung susunod na pag-troubleshoot dun sa isang amplifier sa right channel. Yun naman po yung i-upload natin sa next video. Ito po, i-upload na natin para mapanood nyo yung ginawa nating pag-troubleshoot step by step.